pinagkakapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas, ipinangakong maging watchdog sa social media contra indecency. Si Valdivina Gracia magbabalita. Layunin ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI na pangalagaan ang moral decency ng mga Pilipino. Ito ang binigyan diin ni legal counsel ng KSMBPI na si Attorney Mark Tolentino kasunod sa sunod-sunod ng mga personalidad na kanilang kinasuhan kaugnay sa paglabag sa Article No. 201 ng Revised Penal Code and Cybercrime Prevention Act of 2012. KSMBPI is not part of the government. This is an advocacy organization that will protect the moral decency ng ating mga kababayan. This is not for our self-interest. This is for God, for country, and sa ating lahat ng mga kababayan. Nilinaw ni Attorney Tolentino na ang freedom of expression na sinasabi ay may limitasyon at paglabag na dito ang mga bagay na nakasisira sa mindset ng isang individual gaya ng X-rated videos. May freedom of press tayo, may freedom to express our art, our expression, right? Natin yan bilang isang democratic and a republican country. But that right is not absolute. May mga limitations. Ano yung mga limitations na yan? Number one, yung law on libel in relation to cyber libel. And second, itong tinatawag na Article 201 in relation to cyber libel. Ano itong Article 201? Ito yung mga obscene publication, immoral publication, including publications that is against public policy. Naniniwala si Tolentino na maaaring ipakita o ihayag isang art sa mga content nang hindi lumalabag sa batas. Inihayag naman ni Tolentino na dahil sa hakbang ng grupo ay mayroon anyang mga personalidad na takot ang gumawa ng sexy scenes dahil sa posibleng pananagutan. Because of the filing of the case, may mga sexy stars na ayaw na mag-stop na sa kanilang mga shows, ayaw na nila maghubad sa mga TV, mga social media, kasi natatakot na sila na madimanda sila. Kasi in this case, 20 years imprisonment per video na i-upload nila, yun ang magiging liability or magiging penalty nila. Magugunita na kasama sa kanilang naunang kinasuhan ay sina Vice Ganda at Ian Perez, Tony Fowler at Angelique Kang. Samantala, sinabi naman ng abogado na maliban sa kanilang pagsasampa ng kaso ay kanila na rin iniimbestigahan ang kanila natanggap na sumbong sa umunay pagbubugaw ng mga managers at film producers sa mga artista at social media influencers. May lumalapit din sa atin na mga social media influencer, mga celebrities na binubugaw sila ng kanilang mga managers, ng kanilang mga producers, which ang ginagawa natin ngayon is to conduct investigation sa mga nangyayari sa show business. Kasi we will also help them to give them legal services na idemanda ang kanilang mga managers, even directors, producers, or even show business media personality nagbubugaw sa mga tao na to. So we will file also human trafficking and sexual harassment against these producers, mga directors. And we will act as lawyer sa mga celebrities na nabubugaw. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivine Gracia, SBNi News.